Binabasa ko rin muna sa babae ano. O, babae yung iba. Bag mga nagal ako, okay na. Ito rin. Hindi dapat yun. Ito, t-shirt lang. Sino mo nito? Ganda naman yung mag-ano. Naka-floral pa, mag-ano lang, mag-i-ER. T-shirt ng mga laki. Kakainan talaga siya, sobra. Kapag dumating ka doon, ang pinaka-taste mo, yan, sige, tumakit tayo ka lang. Pero, enjoy ako na lang may prasol ng tsaka kung paano. Kung hindi na ako talaga niyan. Oo, pagka ano niyan. Pagka enjoy niyan, oo, okay siya. Mabilis yan, matatanggal. Okay lang yun, kaya ako. Ate, yung kinilala ko yung talo ng ganyan eh. Oh, Papi, may lumalabas pa sa'yo? May lumalabas pa? Sabihin mo, pag wala lang, malalaga ka ng diamond, diretso na kayo ba? May lumalabas ang pwede mo, mainit. Punyeta, na talaga mangyayari sa'yo, Papi. Titiisin mo yan, iiyak ka sa kotse. Ang ganyan nila ka doon. Ganun talaga. Ay! Rusty! Good lang. Malusok ka ka? Malusok ka. Anyway po. Mano, sama rin ako. Holy birthday! Sabi na babay na. Ground. Hospital. Kapit lang, konti tis na lang. Okay lang, give me Ingat kayo, ingat. Update kayo ah. Sabihin, walang masakit sa kanya. Papa! Oo, wala mo siya. Pero wala yung mami mo. Sumusuka din. Oh, isnip na si Papa. Dali, isnip na. Baka yung ano na lang. Isnip na, Papa. Kiss mo na, dali, kiss. Kiss. Huwag mo i-kiss. Huwag mo i-kiss si Papa. Come on, Tony. Ito lang. So, right after common discharge, ngayon lang ulit ako nakapag-video kasi talagang after ko makauwi, nagpahinga ako. And I guess ito yung time para ma-explain ko sa inyo ng maayos kung ano ba talaga yung nangyari sa mga videos na napanood nyo ngayon. Backstory sa akin, meron akong hyperacidity prior sa nangyari na yan na matagal na talaga. So, ilang taon na may hyperacidity ako, pero most of the time, kalmado lang siya and nakokontrol ko pa. Pero dahil this past few months, tinatry ko magpataba kasi nga sa sobrang payat ko. Ang nangyari naman sa akin is more on ang kinakain ko is mga hindi healthy, more on talagang fatty foods, more on junk foods, more on fast foods. Talagang hindi siya masyadong lutong bahay yung kinakain ko.
So, masyadong oily, masyadong maalat, masyadong maanghang. And then, papasok pa dito yung ang hilig-hilig kong uminom ng soft drinks, ng mga Coke float. Ayan, talagang gustong-gusto ko yan. Talagang kasama yan sa araw-araw na kinakain at diet ko. And yun yung mga bagay na nag-trigger sa hyperacidity ko, sa acid ko. Kaya medyo mas lumala siya. Pero prior to that hyperacidity, nagkaroon ako ng moment na kumakain kami ni Mami Oni at Tito Beans sa isang buffet restaurant na hindi ko na lang papangalanan. And kumain ako ng talaba, na which nung time na yon gabi na. So, hindi ko alam kung fresh pa ba yung talaba na sinerve sa amin. Although, binake naman siya kasi may cheese siya sa ibabaw. So, ang feeling ko noon, safe kainin kasi luto naman na. Pero, pagkatikim ko dun sa talaba, parang may mali. Pero, hindi ko naman siya totally naisip na parang, ay, panis na to or what. Kasi, hindi naman ako masyadong kumakain ng talaba. And, after noon, hindi na ako kumain ulit ng talaba. And, one time lang yun. And then, after naman noon, kumain ako ng madaming ice cream. Kasi ang sarap ng ice cream nila doon. So, another thing din na bawal sa my hyperacidity is ang dairy, which is gatas, matatamis, ayan, ice cream, bawal yan sa amin. So, which is another bawal na kinain ko. Kaya lalong nag-trigger yung chan ko. Pero, that time, siguro mga ilang hours after nung pagkain namin sa buffet na yon, pumunta pa kami sa isang meeting, wala naman ako napansin na kakaiba sa katawan ko. Dahil hindi naman ako nagtatae, hindi naman ako sumusuka. Pero si Mami Odi, nagtatae na. Pero hindi ko rin napansin na parang, ay mali to ah. Kasi prior to that meeting, parang normal naman na sa akin na natatae si Tony, ganyan, nagtatae siya, or mas madalas siyang dumumi sa isang araw compare sa mga regular na pagdumi ng tao. So, hindi ko siya napansin. Up until ilang araw makalipas, medyo nanghihina na si Oni. And akala ko, inaatake lang din siya ng hyperacidity niya dahil may hyperacidity din siya katulad ko. So, hindi ko napansin na parang, ay baka dahil sa kinain namin. So, nakalimutan ko na yung kinain namin. Hindi ko na napansin. Hanggang saan nangyari? Si Oni at nagtatae lang. And then, ang nangyari, ako naman, nagluto na ako ng pagkain. Kasi nagbakasyon na yung mga kasambahay namin dito sa bahay. So, ako yung nagluto ng pagkain, which is sinigang na liempo. So, yung liempo, guys, alam nyo naman, medyo madaming taba. So, pag pinakuluan siya, yung taba na didissolve, nagiging oil. So, another bawal na naman sa akin. Pero, still, kinain ko pa rin yung sinigang kasi normal naman ako. Wala naman ako nararamdaman na kakaiba. Meanwhile, si Oni nagtatay na. Ako naman, kain lang ako ng kain. And then, uminom pa ako ng Sprite. Sipin nyo yun, guys. Kumain ako ng maasim, na ma-oily. And then, uminom pa ako ng Sprite. And then, ang nangyari, bloated ako. And then, kumain pa ako after that ng chocolate bar na may nuts, na may salted caramel, which is matamis at dairy. Bawal na naman sa akin. So, kinain ko yon. After nun, wala talaga ako nararamdaman na kakaiba, guys. As in, parang normal lang ako. So, feeling ko okay lang talaga lahat. Pero, ilang oras after nun, medyo nararamdaman ko na bloated na ako. And then, after nun, dun na ako sumuka ng tuloy-tuloy. Alam nyo, guys, yung para kayong lasing o kaya parang may hangover kayo na pag naramdaman yung susuka na kayo, tapos biglang susuka na lang talaga lahat. And then, bubulwak talaga lahat sa bunganga nyo. As in, lahat, ultimo isang butil ng kanin na kinain ko, talagang nilabas ng sikumura ko. As in, sinuka ko lang lahat. And then, right after nyan, nagpahinga pa ako. Kasi akala ko baka mamaya na bloated lang ako. Kasi ang dami kong kinain sinigang, ang dami kong ininom na soft drinks. Baka masyadong puno yung chan ko, or baka yung hyperacidity lang ako kasi maasim yung kinain ko. And then, napagtanto ko na ilang araw na pala, hindi pa rin ako dumudumi. So, anong nangyari? Habang nagpapahinga ako, kumain ako ng sopas. Kasi nga, sinuka ko lahat ng kinain ko eh, di ba? Pagkasuka ko lahat ng kinain ko, kumain ako sopas. Which is dairy, may gatas. Guys, bawal na naman sa akin. Pero hindi ko pa rin napansin yun kasi hindi ko naman alam na bawal sa hyperacidity talaga. Yung mga kinakain ko, guys, wala pa akong idea na bawal pala sa akin. So, kumain ako ng sopas. And then, ang nangyari, maya-maya lang, sumuka na naman ako. Hanggang sa after ko sumuka, naramdaman ko na yung chan ko.
bigla na akong para akong natatay na. So pagka CR ko, nagulat ako kasi ilang araw na akong hindi pumupo. Tapos sumuka ako, and then yung pupo ko tubig. So talagang nag-LBM ako, guys. Literal as in sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ko siya mapigilan. Talagang parang pag pinakinggan mo, para lang akong umiihi. Kasi sobrang tubig talaga yung lumalabas. Pero natatay talaga ako that time. And then, hanggang sa kinalma ko pa yung sarili ko, talagang kinalma pa ako ni Tony. As in, sabi niya, oh, ito, uminom ka ng gantong gamot. Aobserbahan natin yung sigmura mo pag kinaya na kumalma nito. Masurpass mo lang yung gamot na ganito, na ganyan. Magiging okay ka naman. So, tinry ko ng gamot. And then, humiga ako. Naka-father's position lang ako, guys. And then, akala ko okay na ako kasi kumalma na yung sigmura ko. Hindi ko alam, nag-iipon lang pala ng lakas yung sigmura ko para sumuka ako ulit. And as I mentioned earlier, guys, alam niyo naman na sumuka nga ako ng lahat ng kinain ko. So wala nang laman talaga yung sigmura ko. Ultimo yung sopas na kinain ko, sinuka ko. So nasusuka na naman ako ulit. And then sinuka ko na naman na sinuka yung mga kung ano-anong nasa tiyan ko. Hanggang sa wala na talagang nilalabas yung tiyan ko, kundi acid. As in kulay yellow, kulay green na yung nilalabas ng sigmura ko. Talagang pag sumusuka ako, lasang-lasa ko. Kadiri yung lasa. Nalalasaan ko pati yung gamot na ininom ko na natunaw na as in sobrang wala nang talagang laman yung tiyan ko. Up until sa matatai ako ulit, hanggang sa suka na naman, nagtatai ako. Alam nyo guys, multitasking ako habang nagtatai ako, sumusuka ako. Ganun yung sa kalala, guys, as in. Hanggang sa hindi ko namamalayan, hindi ko na pala kinakaya, as in, sobrang putla ako na daw. And then, dumating na sa punto nga na binuhat na ako ni Tito Beans. Nakita niya naman kanina sa video. And ayun, afternoon, dumiretso na kami sa ospital kasi hindi ko na talaga kaya. Sabi ko kay Tony, hindi ko na kaya, ayoko na. As in talaga hindi ko na kaya, guys, kasi hinihiling ko na lang that time na sana mag-blackout na lang ako. Kasi hindi ko na kaya yung sakit ng sigmura ko. As in, umiiyak na ako sa sakit. Na yun na lang yung nagiging pahinga ko, yung pag-iyak ko kasi sobrang sakit na. Hindi ko na kinakaya. Kaya gusto ko na mag-blackout. Pero hindi talaga. Kaya nagpasugod na ako sa ospital. Fast forward sa ospital. Nasa ER ako. And binigyan naman ako agad ng gamot. In-IV naman ako agad. Sinweruhan ako. Doon pinadaan yung gamot. So, medyo naging okay ako kahit nasusuka pa rin talaga ako, guys. Up until hanggang sa ospital, kahit nakaswero na ako, sumusuka pa rin ako, guys. As in, met maya pa rin. Ah, ano po yung pang sukahan niya po yan? Hindi ko lang po sure. Ako lang po yung video. Ah, siyempre. Raven! Patawag na lang ng housekeeper. Okay na ba? Suka? Oh. Hindi po. Hindi po, kanino pa yun, sir. Hanggang sa nakatulog na ako after ilang gamot na in-inject nila sa swero ko, doon lang talaga ako napakalma, doon lang ako nakatulog at nakapagpahinga sa sobrang pagod ko talaga, guys, kakasuka. And then, sabi nung nurse na nasa ER, sobrang baba daw ng BP ko, which is 80 over 50 lang ata that time, as in sobrang namumutla na ako para na ako mamamatay. Ganun yung itsura ko, guys. As in, tweet na ako. Sobrang dehydrated ko na daw. And buti na lang talaga nagpasugod na ako sa ospital. Kasi ayaw ko pa talaga magpasugod ng ospital, guys. Ini-insist ko talaga na kaya ko to sa gamot. Kaya ko tong gamutin, nainom lang gamot. Pero talagang hindi na kaya, bumigay na ako. And then after naman nun, na-admit ako. Inabot na kami ng umaga. At si Mikmik ang nagbantay sa akin. Thank you so much, Mikmik. And siya talaga yung nag-asikaso sa akin. Talagang puyat na puyat siya sa akin. Kada konting kilos ko gising siya, tatanungin niya ako kung anong kailangan ko. Kalipat na si Pampa. Ano daw niya? Venga muna siya. Pagkagising ko na nasa room na ako. Kain si Pampa. For the first time, tagal ko magigit ay nakakainom na ako ng tubig. So, ito lang yung first meal ko. At ito lang yung pwede sa akin nakakainin for 2 days video. Ang bala lang sa akin, apples and bananas. Tsaka ito, wala kasi akong
parang may ibang crackers. So, ito, ano siya, parang digestive cookies or crackers na may wheat, whole wheat, whole wheat. So, yun, hindi siya yung regular na crackers. Medyo mas nakakatulog siya sa digestion. Ang hirap ko sa lock, di ako makakain ng maayos. Kasi tulog lang ang pwede sa akin. Sana kayanin ko to na hindi ko maisipan. Pero feeling ko naman na yung medyo umuwi na yung pakiramdam ko compared sa kagabi tsaka kanina. Feeling ko mas kalmado na yung sigura ako. Tsaka nakatulog na ako ng medyo mahaba-haba. Kaya eto, may energy na ako para kumain. Medyo okay na yung pakiramdam ko. Instantly naramdaman ko kaagad yung ginhawa na alam kong hindi na masyadong mag-aalboroto yung sikmura ko. And then after nun, tinry ako pakainin ng doktor ko ng apple, saging, at saka crackers. Actually, yun lang yung tatlo na pinatry niya sa akin na kainin muna. Kasi baka hindi kayanin na sikmura ko ng masyadong madami at masyadong mabigat yung pagkain. Since nga, tuloy-tuloy ako nagsuka at nagtae. So, tinry niya muna yung brat diet, including banana, apple, and crackers, ganun. And then, after naman nun, slowly, tinatry namin i-progress yung pagkain ko from apples and bananas at saka biscuit. Nagpa-progress ako into lugaw, tapos banana, tapos after man ng lugaw. Pero yung lugaw, guys, walang lasa, literal. As in, wala siyang kahit na anong seasoning, walang asin, walang kahit na anong pampalasa. As in, plain lugaw, plain bigas, mami. Para ka lang nagsaing ng sobrang lata. Ganun. Ganun talaga yung pinakain sa akin kasi bawal nga talaga yung may mga seasoning, emerut, ganyan. So, after namin mag-progress, so medyo nagiging okay na ako, sinimulan na ako ulit kuhaan ng mga test. Ayan. Right after naman nun, kinabukasan, ayun na, medyo nag-progress na ulit ako sa pagkain. From lugaw-lugaw, tsaka biscuit, nag-progress naman ako ngayon sa kanin. So, meron akong kanin with ulam. And yung ulam ko nun, guys, is nilagang baboy. Pero walang taba. In fairness, magaling yung dietitian na nagbigay sa akin ng pagkain. So, ganun-ganun lang hanggang sa medyo kinakaya na ng sikmura ko. Pero may one time pa rin na feel ko na medyo kumukulo yung sikmura ko. So, binigyan nila ako ng gamot. So, eto na yung hard part. Yung gamot ko, meron akong gamot na isang ampule na parang tubig. Tapos, binasa ko siya. Ang nakalagay, parang live lactobacillus kinemerut, ganon. Basta, ano siya eh, good bacteria. Ganon, na nasa ampule. And then, kailangan ko siyang inumin, mami. 2 billion spores. Isipin mo yun, 2 billion spores. Pag sinabi 2 billion spores, mami, talagang literal, pag lalasahan mo, lasang amag. Hindi ko siya carry. So, tinatry ko talaga, guys, na inumin yung 2 billion spores na ampule na yun, na hindi ako masusuka. Kasi nga, pag sinuka ko na naman lahat, ito na naman, ulit-ulit na naman yung sakit ko. So, ininom ko, ma. And then, yung 2 tabs, mami, iba talaga yung lasa. Hindi ko talaga kaya. 8 hours later. Kung nagumuha ng effects. 8 hours later. Wala ako umuwi ng gamot. Pero kahit wala na akong kain, pwede ako umuwi ng gamot. So, hindi ako masyadong kakain. Pero, naghanda pa rin ako ng biscuit. Kasi itong kinemel na buhay na bakterya, bacillus kinemel, hindi iba yung lasa niya. Hindi ako maarte sa gamot eh. Lahat naman, basta lasang gamot, okay. Pero mami, yung talaga, lasang amag. Doon, di naman ako nakakain ng amag. Pero, hindi ko alam yung lasa ng amag. Pero mami, lasang amag talaga, ganun. Alam niyo yung pag naamin yung amag, parang malalasahan niyo siya. Ganun, pero sa akin talaga, kumakain sa bunga ako yung lasa. Sabi pa naman nung nurse, wala daw lasa yun, parang tubig-tubig lang. So, confident pa ako, laklak pa ako nun. And late nung ampule, kailangan kong pisiling.
Kasi maliit yung butas. Kasing-kasing pa ako. Petix-petix ako, mami. Lasang amoy. Hindi ko talaga carry. So, ayun. Pinilit ko pa rin kasi kailangan kong gumaling. Ininom ko yon after ng pagkainom ko nun. Ayun na. Medyo nagiging okay-okay naman yung araw-araw na buhay ko dun. Hanggang sa ayun, kinabukasan, second day ko sa ospital, nararamdaman ko talaga na kaya na ng katawan ko. And hinihiling ko na sana matapos na yung medications ko. Especially yung ampul na lasang amag kasi hindi ko talaga kaya. Ang pangit talaga ng lasa, pili ko masusuka ako. And then, ayun na nga, dumating yung doctor, kinausap ako, and in-explain niya sa akin yung mga nangyari sa akin. And ang initial namin, akala namin is may amoeba ako. Amoeba, so sa water, pero hindi naman. Siguro nga daw, dahil din sa nagtatai ako, kaya siguro na-infect yung wiwi ko. Pero, after lahat ng mga test na ginawa ni Doc, ang lumabas na final diagnosis sa akin ni Doc is acute gastroenteritis. Ayan. Acute gastroenteritis. So, meaning, may mga pagkain na contaminated, akong nakain, food poisoning, ganyan. And also, dahil nga may hyperacidity ako, may mga pagkain na bawal na sa akin. At hindi ko alam kung hanggang kailan kasi ang gastroenteritis is curable naman. Pero, with the strict diet talaga. So, kung talagang matyaga ka na ilang buwan or actually hanggang isang taon na kaya mo mag-diet ng ganun, wala masyadong lasa. And bawal ka sa ma-oily, bawal ka sa maanghang, bawal ka sa maasim, and bawal ka sa mga matatamis. Talagang gagaling ka. So, ayun. After in-explain sa akin ni Doc, medyo nalungkot lang ako guys kasi lahat ng gusto kong kainin hindi na pwede talaga sa akin. And napaisip ako paano ako tataba nito kung sobrang walang lasa yung kailangan kong kainin and talagang mawawalan ako ng gana kumain. Pero yung tinanggap ko kasi kailangan ko na talagang magpagaling. So, pang-ilang araw ko na ngayon sa ospital, hindi ko na matandaan. And medyo umokay naman na yung pakiramdam ko. And ang advice ng doktor ko is pwede na akong ma-discharge today. So hopefully, ma-discharge ako ngayon. Pero pakiramdam ko talaga medyo groggy pa ako sa antok dahil sa mga gamit na binibigay sa akin. And also, parang pagod na pagod guys. And hanggang ngayon, nakaswero pa rin ako. May mga antibiotics pa rin na ni-inject sa akin sa swero at mga oral tabs na pinibigay sa akin para kumalma yung sakit ko ngayon. So, ayun. Hopefully, ma-discharge ako today. Tulog na si Pampe. Mag-discharge na kami today. Nagpapahinga muna siya. Sleep na niya siya dyan. So, sabi sa akin ni mate, settle na daw lahat ng kailangan na i-settle. At makakalabas na daw ako ngayon. Tama ba? And, totoo lang, inaantok pa talaga ako kasi antok lang ako, grabe. Lalo na sa gamot na binibigay nila sa akin. Finally, makaka-uwi na ako. Pero kabado pa rin ako, syempre, kasi iba pa rin pag nandito sa ospital tapos pag may kailangan ng gamot na hindi kayang bilhin over the counter. May inject na lang nila sa akin. Pero yun, sana tuloy-tuloy na itong recovery ko. See you guys later. Grabe, yung pangit ko. Pauwi na kami. Punta ko na sa entrance. Pababa na kami. Nahilo pa rin ako. And after naman doon, nakauwi na ako. And sobrang saya ko kasi asawa ko yung nagsundo sa akin. And also, kasama niya yung dalawang member ng BTI. Si Barbie at si Aika. Sa harap.
Pagka-uwi ko, na-realize ko lang na kung gaano ako pasaway when it comes sa pagkain, guys. So, kayo, habang bata pa kayo, makinig kayo sa magulang nyo, makinig kayo sa mas nakakatanda sa inyo, o kaya pag pinagsasabihan kayo when it comes sa pagkain nyo, kasi ako, sobrang pasaway ko sa pagkain, as in, para akong may disorder na ewan. Sabi nila parang bulimic daw ako. Kasi may habit talaga ako na bibigyan ako ng pagkain. And then kakainin ko siya. And hindi ako mabilis kumain, guys. Dahan-dahan ako kumain. And ang sabi nila, pag mabagal ka kumain, mabilis kang mabubusog. So ako, kumakain lang mabagal talaga ako kumain. And then kapag dumating na sa last na subo, or dalawang kutsara na lang, bigla na akong mabubusog. And then, ang nasa isip ko na, busog na ako. So, yung tiyan ko, busog na. So, pag kinain ko pa itong dalawang subo ng kanin na to, masusuka na ako sa busog. Ganun yung nasa isip ko, guys. Pero, deep inside, gusto ko namang kumain, gusto ko magpataba, pero hindi lang talaga matanggal sa isip ko na kapag nandyan na, dalawang subo or isang subo na lang ng kanin. Busog na ako. As pag naisip ko, masusuka na ako. Hanggang sa susuka ko na lang lahat ng kinain ko. Ganon. And also, sobrang hilig ko sa maaala, chichirya, sa mga maaasim, sinigang, ayan, sobrang maasim. Gusto ko dinadagdagan pa ng seasoning. And gusto ko rin ng maanghang, ayan, kimchi, kapag may sawsawan, nilalagyan ko sili, ganon. And also, mahilig din ako sa mga sweets. Chocolate, araw-araw, hindi ako mabubuhay ng araw-araw, wala akong chocolate. And also, dairy, ayan, araw-araw ako nakagatas kasi ginagawa ko siyang tubig ko para tumaba ako. Kasi doon ako tumaba dati sa kakagatas ko. So, ayun, bawal din sa may hyperacidity yun, and sa may gastroenteritis. And also, bawal ako sa seafood, which is allergic ko. At saka chicken, allergic ko din. Itlog, bawal din sa akin kasi allergic ko din. Bawal ako sa pork kasi mataba. Bawal din ako sa beef kasi mataba din masebo. So guys, hindi ko talaga alam kung ano kakainin ko sa totoo lang. Pero I'm trying my best na kahit sa gulay man lang makabawi ako. Kaya more gulay ako ngayon kasi madami bawal sa akin. Isipin nyo yun, pork and beef, mataba, bawal sa akin. Chicken and egg, allergic ako. Seafood, bawal din ako. Sa seafood, allergic ako. Sa fish, ina-allergy din ako. So, ang hirap ng buhay ko ngayon, guys. So, please lang kayo. Kung ano man yung nasa pagkainan nyo ngayon, please huwag kayong magreklamo. Please huwag kayong maarte. Kung anong merong pagkain, kumain kayo. And please, kumain kayo sa oras kasi ako, sobrang nalilipasan ako ng gutom dahil mahaba ako matulog. Nagigising ako hapon na. So, isipin nyo yun, sa haba ng tinulog ko, yung sikmura ko, ang tagal ding walang laman. Kaya pag kumain ako, tapos gusto ko kumain ng madami kasi nga nasa isip ko magpapataba ako. Pag kumain ako, mabubusog ako ng biglaan, masusuka ng sikmura ko kasi nga hindi niya kaya yung capacity. So kayo guys, please, huwag kayong magsiskip ng meals, huwag kayong magpapalipas ng gutom, kumain kayo sa oras, take your vitamins, alagaan niyo yung health ninyo, and sumunod kayo sa mga nagsasabi sa inyo, sa mga nag-a-advise sa inyo when it comes sa pagkain. Kasi totoo yun, guys. As in, kayo rin ang kawawa sa huli. Kayo rin magsasuffer niyan. So, please lang. Always eat your food. And huwag kayo magsaya ng pagkain. Yun lang. And I hope na gumaling na ako kasi, guys, ang lungkot ng buhay ko. Sa totoo lang. Ako yung tipo ng tao mahilig sa kung ano-anong lasa ng pagkain. Sa kung ano-anong tahe, sa kung ano-anong varieties, mapa-dessert, mapa-main course, mapa kung ano man yan. Pero ngayon, sobrang restricted lang yung diet ko. Bawal ako sa mga oil, so hindi ko alam kung anong ulam yung uulamin ko dahil lahat, halos ng ulam, ginigisa,
nilalagyan ng oil. So, ayun, bawal sa akin. Good luck na lang. So, ayun, guys, sana gumaling na yung sakit ko to. Kasi ang hirap talaga, guys. Hindi ko alam kung hanggang kailan to, pero magpe-pray na lang ako na sana mapabilis yung pag-recover ko para bumalik na ulit sa dati. At para tumaba ako, guys, kasi napapagod na ako sa sobrang kapayatan ko. Alam ko napapagod kayo sa kapayatan ko, pero guys, pati ako pagod na rin. So, ayun lang, I guess, na-explain ko naman na yung side ko. And please, ipag-pray din natin si Mami Oni kasi ngayon siya naman yung na-hospital uli dahil din sa sitmura niya. Dahil siya yung naunang nagtayo kaysa sa akin. Pero ngayon lang siya nagpa-admit. So, ayun guys, pag-pray natin si Mami Oni and sana gumaling na rin ako. Eat your food, guys, please. Eat your food. Yun na, dito ko natapusin to. And sana may natutunan kayo. So, don't waste your food, guys. Kainin nyo yan. Paulit-ulit ako kasi talagang ayoko mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. So, ayun. Huwag nyo po sana kalimutan na mag-like sa page ni Be, ni Tyrone niya, ng Toro Family, at syempre ni Baby Happy. And also, huwag nyo po kalimutan na mag-subscribe sa lahat ng YouTube channel ng buong Toro Family. Yeah. And also sa lahat ng social media accounts ko, sana may natutunan kayong aral dito sa video na to. And please wag niyo akong gayahin kasi sobrang pasaway ko. Yun lang. Always stay healthy, eat your food, please like and subscribe!